Welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's video, I'll be sharing with you kung ano yung aking ginagamit sa mukha. And marami kasing nakapansin ng mga mommies na aking viewers na maputi daw ako, okay daw yung skin ko ngayon. Kasi before talaga, medyo umitim talaga ako mga mommies. So, ngayon, I'll be sharing with you yung aking skincare routine o yung ginagamit ko. Anyways, disclaimer ha, DIY lang to at yung mga nakikita ko lang na mga product na nakikita sa palengke, sa bahay, ganun. So yun lang yung i-share ko sa inyo. Anyway, yun yung baby ko. So guys, without further ado, let's get into the video. And nga pala mga mommies, kaya ako ginawa yung video na to dahil meron akong viewers na nag-suggest na bakit hindi daw ako gumawa ng video na skincare routine para sa mga mommies out there na on a budget. Kasi alam niyo naman ako mga mommies, kung ano lang din yung kaya na ating budget, yun lang din yung ginagawa ko. And also, para na rin ma-help ko yung ibang mommies out there na gusto mag-lighten yung skin nila, na hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. Anyways, ang nag-comment na sa video ko na yon nung last upload ko is, ayan, ito, ayan. Ayan siya! So, ayan, mami, sasagutin ko na ang inyong request na gumawa ako ng vlog regarding sa akin skincare routine. Anyways, naka-lipstick lang ako kasi kaka-uwi ko lang po at may pinuntahan ako. So, ayun, guys, share ko na sa inyo. So, let's watch this. Mga mommies, just a disclaimer ha, hindi ibig sabihin na gumana sa akin yung product o naging okay sa akin is magiging okay na rin sa inyo kasi magkakaiba po tayo ng skin type. Ako po is normal to dry skin po yung aking skin type and hindi naman po sensitive yung skin ko. Maybe some of you sensitive yung skin nyo, pwedeng irita kayo, pero diba case to case based lang ng mga mommies. So, kung naging okay sa akin, hindi natin masusure kung magiging okay sa inyo. So, disclaimer lang yung mga mami sa baka kasi magkaroon ng comment dito na mamaya tinry nila and hindi naging okay. So, depende po yun sa skin type natin mga mamis. So, ngayon ipapakita ko na sa inyo kung ano yung product na yun and kung paano ko siya ginagamit. Many, many minutes later. Guys, pakita ko sa inyo. So, ito yung Kojisan. Ayan, so, pinuputol ko lang siya ng maliit. Ayan, so, bawa ko siya. So, ganyan lang. Maliit lang. Ayan. Hindi ko siya inuubos. Tapos, kakat ko pa siya ng maliit. Ayan. Para magkasya siya doon sa ating. Ganito na siya kalimit. Ayan. Tapos, pansin naman tayo guys. Ito siya. Ayan. Sukat lang natin ito. Guys, ito na yung Kojisan. Ayan. Kinat ko siya ng maliliit. Tapos, ito yung kalamansi. And then, dito natin siya ilalagay. So, actually, pang second refill ko na to. So, ayan. Pakita ko sa inyo. So, ito. To-transfer na lang natin yung pinakakatas niya sa separate bowl kasi hindi natin ilalagay yung buto. Is yung kalamansi extract. So, tinanggal natin yung buto. So, ngayon, ilalagay na natin siya dito sa ating lagayan. Ito na siya. Ayan ang ating DIY cleanser. Okay, so, ngayon ay
matulog na ako. So, maglalagay na tayo ng ating toner. So, ito yung Kojisan with calamansi. Thousand years later. So, yun lang siya mga mommies, yung ginagamit ko. And sa mga mommies out there na gustong itry yung calamansi and Kojisan, so case to case basis pa rin to mga mommies. Hindi dahil naging effective sa akin, maybe magiging effective sa inyo. So, depende po yan sa skin type natin. Ang skin type ko mga mommies is normal to dry skin. So, sa akin nag-okay siya and almost 2 to 3 months ko na rin itong ginagamit dahil matagal na rin naman akong gumagamit ng calamansi mga mommies kasi nilalagay ko yan sa mga part na maitim yung sa skin ko kung saan may mga maitim na part. So matagal na talaga gumagamit ng calamansi. So I tried na i-combine sila and ginawa ko siyang parang cleanser. So naging okay naman siya sa akin. So ngayon shinare ko lang sa inyo dahil meron tayong isang followers dito sa ating YouTube na nag-request kung ano ba daw ginagamit ko sa face ko. So, ayun siya mga mommies. You can try it. Kasi, mabibili nyo lang naman ang calamansi sa market. And yung Kojisan, some of you siguro is gumagamit rin nun. So, napakadali lang mga mommies. Hindi ako gumagamit ng mga toner or yung mga, like, mga Eskenol, mga ganyan, kasi medyo may alcohol content kasi yon at ang lakas makapag-dry nun sa face. Especially sa skin type ko, mga mommies, kasi normal to dry skin ako. So, hindi talaga siya sa akin pwede. So, ginagamit, sobrang dali lang, umaga at kagabi. Pero, minsan sa hapon, naglalagay din ako. Pero, minsan ini-skip ko na. Pero, kadalasan talaga, umaga at kagabi. So, kung ano mas prepare yung time na medyo free kayo, dun yun na lang siya gawin. Pero I suggest, yung panggabi, huwag nyong i-skip. Kasi, mas maganda siya na nababad sa skin natin. And, ayun talaga yung ginagawa ko. Although, yun ang, sabon ko naman talaga mga mommies before pa is Kojisan. So, ngayon, tinry ko lang din tong product na to kasi nakita ko siya na naging okay sa iba. So, I try it and I'm so amazed kasi nag-work naman siya sa skin ko. Medyo nag-light yung skin ko. Kasi before mga mommies, hindi talaga pantay ang akin skin. May mga part na talaga maitim. Dahil nga nung nabuntis ako, talagang yung skin ko talagang nangitim dito. Tapos medyo yung dito, maitim din yan. Especially dito sa aking mukha. Ayan. Pero ngayon ko napapansin nyo, hindi naman na siya ganun kaitim. Medyo nag-light na rin siya. So, depende na lang talaga yun, mommies, kung paano natin naalagaan yung ating skin. Anyways, itong product na to na ginagamit ko ngayon, which is yung Kojisan and yung calamansi is, ginagamit ko siya for almost 2 months na. And ang sinasabon ko naman po sa akin is, of course, yung Kojisan. At hindi po ako naglo-lotion mga mommies kasi ayoko po ng feel na malagkit. So, ang sabon lang talaga ako, Kojisan. And sa face ko naman is yung Kojisan na may calamansi. And gumawa rin pala ako ng skin peeling. Ginagawa ko naman po yun ngayon once a week na lang. Para hindi masyadong mag-peel yung akin skin. Although, na-achieve ko naman na yung puti na gusto ko. Ayan. Pero once a week ko na lang siya ginagawa. So, sa mga di pa nakakapanood, ilalagay ko sa i button or sa description box yung link ng video. Mga mommies, you can try it sa mga hindi pa nakakapag-try. So, share ko lang din sa inyo dahil sharing is caring mga mommies, especially sa ating mga nanay na may mga anak na. Kailangan inaalagaan pa rin natin yung skin natin. Mga mommies, andito yung anak ko, nagpapa-breastfeed ako. Kaya medyo parang tumitingin-tingin ako dito sa baba. So, yun lang mga mommies, share ko lang sa inyo. Thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe and click the bell beside it para lagi kayong updated every time may bago tayong upload. So, thank you mga mommies for watching. Bye!